Hi everyone! Welcome to Solitech Reviews. Magandang gabi sa inyo lahat guys. At welcome sa nandito sa live stream. So pag-uusapan natin ngayon guys itong pinakabagong phone ng Oppo, ang Oppo A92. Sabi ng Oppo, gamit yung A92, pwede kang mag-live all out dito. So ayun ang alamin natin kung totoo. Okay, kanina pala guys, nag-livestream si Alex Gonzaga sa FB page ng Oppo. Pwede nyo pa rin panoorin yung post-livestream ngayon at makikita nyo doon na in-unbox ni Alex yung A92 plus ginamit pa niya sa iba't ibang daily activities. Plus may giveaway din doon ng Oppo Enco W31 wireless headphones at syempre, Oppo A92. Pero sa ngayon, unbox din muna natin itong phone na to. So makikita nyo guys sa box, medyo makapal yung box ng Oppo A92. Sobrang stylish guys na itsura, kita nyo naman. At yung variant ng Oppo A92 natin ay 8GB of RAM at 128GB of internal storage. At yung Oppo A92 guys ay may dalawang kulay, Twilight Black at Shining White. Ang unit na nasa atin ngayon ay Shining White. Open natin yung box. Pag open natin guys, syempre bubungad sa atin yung document sleeve. At sa loob niyan, SIM ejector tool, warranty card, tsaka quick guide, at syempre, jelly case. Okay, ito na guys yung phone. Tabi muna natin. At dito sa ilalim guys, nandiyan yung kanyang VOOC flash charger. USB Type-C to USB Type-A cord. At ito guys yung napaka-rare na ngayon makita sa mga unboxing ng phones, wired earphones. So unahin natin yung check kung makakapag-live all out tayo dito sa design ng Oppo A92. So personally guys, gandang-ganda ako sa design niya kasi ang ganda ng pagka-gradient niya. Kung titignan nyo guys, para siyang cotton candy. Nakadagdag guys ng pagka-premium yung glossy back niya. Mukhang glass yung likod niya. Pero mas ma-appreciate nyo guys ang Oppo A92 sa personal. Sa left side, makikita natin yung SIM tray at volume rockers. Okay, good news guys. Dahil bukod sa dual SIM yung Oppo A92, may dedicated micro SD card slot pa siya. Sa right side naman, makikita natin yung side-mounted fingerprint scanner at mamaya, itetest natin yung speed niya. Sa ilalim naman, andyan yung speaker grill, USB-C port, microphone at audio jack. Sa likod, makikita natin yung quad camera setup at yung LED flash. Meron siyang camera bump guys, maliit lang naman, manipis, pero okay lang kasi kapag suot na yung jelly case, protected na yung bump ng camera. Okay, good news ulit guys, kasi naka dual stereo speakers na siya, kaya malakas at maganda yung sound quality ng speaker ng A92. At lastly guys, sa harap, meron tayong punch hole selfie camera at meron na nga nakalagay na screen protector, kagaya nung nasabi ko kanina. Okay, so based pa lang sa design ng A92 guys, mukha nga makaka-live all out tayo dito dahil walang pinipiling okasyon itsura ng phone na to. Mapa-casual or even formal attire, babagay siya sa damit mo. So ngayon guys, itest natin agad yung speed ng fingerprint scanner niya. At itong side-mounted fingerprint scanner guys ay magsisilbi na ring lock button. At kita nyo naman, dahil sa conventional, yung fingerprint scanner ng Oppo A92, mabilis at accurate. Okay, sunod naman natin guys ay yung display. So meron siyang 6.5 inches IPS LCD 1080p display Full HD Plus. Meron din yung 405 PPI. At pagdating guys sa brightness, wala tayong magiging problema kasi bukod sa IPS LCD siya, meron pa tayong 480 nits typical brightness. At masasabi ko guys sa display ng Oppo A92, maganda siya guys, 90.5% screen to body ratio kaya makikita nyo na halos bezel-less na siya. May bezel pero manipis naman, tapos nasa left pa yung punch hole selfie camera kaya hindi kayo may istorbo pagdating sa media consumption.
At ang isa pa sa nagustuhan ko sa display ng E92 guys ay yung eye protection features niya. Meron kasi siyang Tube Rainland Eye Protection Certification. Well, ano ba yun guys? Yung Tube Rainland ay isang independent testing and certification company na nagche-check kung safe ba yung screens ng devices at kung makakapasa ba siya sa market ngayon. Kaya kapag merong Tube Rainland certification ng isang device, sure tayo na bawas na yung mga negative symptoms katulad ng eye strain, headache, at blurred vision. Pero bukod dyan, meron pa siyang Widevine L1 certification. Ano naman yun? Well, may mga video services guys katulad ng Netflix, Google Play Movies, at Amazon Prime na hindi nag-aalaw sa ibang smartphone na mag-play ng videos higher than 480p resolution para ma-avoid guys yung piracy. Kaya para masigurado na safe from piracy yung isang phone, dapat na ma-certify siya ng Widevine DRM. Kapag naka-full L1 certification ng isang device, pwede na siyang mag-stream ng HD content from services katulad ng Netflix. At meron yan yung Oppo A92. So bukod sa maganda na yung display ng Oppo A92, you can live all out pa din dahil safe siyang gamitin ng matagal. Okay, din naman tayo guys sa performance. So meron siyang Qualcomm Snapdragon 665 11 nanometer na merong Adreno 610. At alam na natin guys kung gaano katipid sa battery yung Snapdragon 665 plus maganda rin yung performance niya. Sa full review ko guys, titingnan natin yung AnTuTu benchmark score niya. Pero for now, itest muna natin siya sa dalawang games. Unahin natin yung NBA 2K20. So sinet ko guys sa high, tsaka ultra high settings yung NBA 2K20. Makikita nyo naman guys na sobrang smooth ng gameplay, walang lag, walang frame drops, ayos na ayos yung 2K20 dito sa Oppo A92. Okay, sunod naman guys ay yung Asphalt 9. Okay, out of the box guys, naka-Color OS 7 na siya, on top of Android 10. At kung palagi kayo guys nanonood sa akin, alam nyo guys na sobrang inabangan natin ng Color OS 7 dahil sa almost stock Android feel niya. Plus, dito sa Color OS 7, meron na rin tayong system-wide dark mode. Kaya mas madali na natin magagamit yung phone kapag madilim yung environment. Pagdating naman sa memory, meron tayong 8GB of RAM at 128GB na internal storage. So dyan guys, makikita natin na very generous yung Oppo dahil binigyan tayo ng ganyang kalaking RAM pati storage para sa price niya. Okay, dun tayo guys sa quad camera niya. So meron siyang 48 megapixels na main shooter na merong 1.7 aperture, ultra-wide na 8 megapixels, depth sensor o retro style camera na 2 megapixels at black and white camera na 2 megapixels. At itong Oppo A92 guys ay hindi lang 1080p videos ang kayang ishoot kundi hanggang 4K 30 frames per second. So para sa price na to guys, makakapag-shoot ka na ng 4K videos. Yung front camera naman niya guys ay 16 megapixels 2.0 aperture at kaya ding mag-shoot ng 1080p 30 frames per second. So again guys, ang generous ng Oppo para mabigyan tayo ng 48 megapixels sa price na yan. So tingnan natin ilang sample shots.
So abangan nyo guys sa full review ko dito sa A9 II, yung in-depth review ko sa camera niya. Okay, dun tayo guys sa battery niya. And again, dito ulit ako guys, excited. So meron tayong 5,000 mAh na battery na capable sa 18 watts fast charging. Again, sa full review guys, ipapakita ko sa inyo yung naging charging speed niya. Pero for now, gusto kong i-share sa inyo kung bakit nabilib ako ng sobra sa battery life ng Oppo A92. Okay, ready na kayo? Okay, kita nyo naman guys, meron pa tayong 55% na natitira sa battery natin. Pero nakakuha na tayo ng 9 hours and 23 minutes na screen on time. So kung uubusin natin guys yung battery ng A92, baka umabot tayo ng 18 to 20 hours of screen on time. Grabe, diba? Talagang you can live all out dito sa Oppo A92 kasi lahat na activities mo sa buong araw, magagawa mo sa phone na to nang hindi inaalala yung battery life. Para sa akin lang, ito ang paborito kong feature ng Oppo A92. So ang price guys ng Oppo A92 ay 15,990 pesos. At magiging available guys ang Oppo A92 starting June 27, 2020. At mabibili natin siya sa mga Oppo concept stores, official dealers, and e-commerce partners kasama na yung Shopee at Lazada. At may freebie guys worth 1,299 pesos sa mga magki-pre-order before June 27. Yan yung Rackspace P62 Pro Powerbank. Okay, so ano masasabi natin dito sa phone na to guys? Okay, maraming kailangan bumili ng smartphone ngayon guys dahil sa new normal. So bago ko sabihin yung final verdict ko dito sa Oppo A92, gusto ko lang mag-share sa inyo ng ilang tipid tips na baka makatulong din sa inyo pagdating sa pagpili ng smartphone. Okay, number one, kailangan tayong pumili ng trusted brand. Siyempre, ayaw nating bumili ng cellphone na mabilis masira. Number two, pumili ng merong sapat na memory na makakasapat din sa kung ano yung kailangan mo. Kapag kasi masyadong maliit guys yung RAM o yung internal storage, baka hindi rin tumagal sa atin, bibili na naman tayo ng bago. So make sure na future-proof yung bibili nating cellphone. Number 3, kapag merong sale, samantalahin natin yan. Kapag kailangan na natin bumili ng phone tapos sale, magandang pagkakataon yun guys. Kasi kadalasan kapag sale o bagong release isang phone, mas madaming freebies. So sa new normal natin, sobrang kailangan na talaga ng maaasahang mobile phone. Kasi halos lahat online na natin ginagawa. Online classes, online na din yung work natin, pati yung mga meeting, online din yung shopping, online din yung pagbayad ng mga bills, pati yung pakikipagkwentuhan natin sa mga kaibigan at kamag-anak natin, online na rin. Kaya gusto nating pumili ng smartphone na hindi madaling maghahang o mabilis malulobat. At walang kahirap-hirap guys, isa ang Oppo A92 sa mga smartphone ngayon guys na pwede kong mai-recommend sa inyo. So ulitin ko, ito yung reasons ko. Number 1, good performance. Number 2, good battery life. At number 3, good camera. In short, sulit ang Oppo A92. So yun muna, ulitin ko guys, abangan nyo ang full review ko dito sa Oppo A92. Kasi madami pa tayong mapag-uusapan doon. So yun muna, maraming salamat ulit sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.